nga ba tayo mga Filipino ay nagdiriwang ng Chinese New Year? Una, pakikisama? Pangalawa, nakikiuso lang ba? Pangatlo, ipinaman ang kaugalian? O pangapat, all of the above? Ang kasagutan ho ay all of the above. Bakit? Heto ho ang paliwanag. Bilang Asyano, nasa ugali na natin ang makisama na kung saan ito ho ay nagpapatatag sa ating pakikipagkapwa-tao. At dahil nakikipagkapwa-tao ka, ikaw ay makikiuso na kung saan ito ho ay pinaman ng kultura sa atin ng ating mga ninuno. At isa pang pinaniniwalaan kung bakit tayo nakikisama sa mga insik para makalibre di umano ng tikoy, hopya, mami at maling na kung saan ito ho ay mga pagkain na ibinibigay kapag Chinese New Year. Alam mo naman ang mga Pinoy, mahilig sa libre. Samantala, katulad nating mga Filipino, ang mga Incheck ay may mga sariling petsa at mga paraan ng pagdiriwang ng bagong taon na kung tawagin ay Chinese New Year. Ang China ay nakalikha rin ng sariling tradisyon, kaugalian at mga seremonya at ritual na ang pinag-ugatan ay kanilang mga ninuno. At sa China, ang pinakasikat na pagdiriwang ay ang New Year Festival or Chinese New Year. Kilala rin ito sa tawag na Spring Festival sapagkat ipinagdiriwang nila sa pagawakas ng winter o taglamig at simula naman ng spring o tagsibol. Alam nyo ba sangkay sinasabing ito ang pinakamalaga at pinakamatandang kapistahan sa bansang China? Ang pizza ng pagdiriwang ng Chinese New Year ay naiiba sa bagong taon ng mga Kristiyano na hindi nagbabago ang pizza. Nakapako sa unang araw ng Enero ng bawat taon. Ngunit ang Chinese New Year sangkay ay paiba-iba pala ang petsa. Ang selebrasyon ay binabatay sa Lunar Solar Calendar na may 12 buwan na nakahalili ng 28 araw at 30 araw na katumbas ng 20 Fall Lunar Cycle. At alam nyo ba sangkay na ang Chinese New Year ay sinisimulan sa unang araw ng bagong buwan or New Moon? Dahil dito, ang pagdiriwang ay pumapatak mula sa huling linggo ng malamig na Enero hanggang sa kalagitnaan ng buwan ng Pebrero. At alam nyo ba sangkay, bago mag Chinese New Year, naglilinis sila ng bahay, nagbabayad ng mga utang, nagpapagupit ang mga lalaki at nagsusuot ng bagong damit na kulay pula at may mga polka dots. Ang bahay ng mga Incheck ay nilalagyan ang mga bintana ng mga pulang parol na simbolo na magdadala ng katahimikan at kasaganaan di umano para sa darating na taon. Nagtutungo rin sila sa mga templo, nagsusunog ng insenso, pinararangalan at ipinagdarasal ang kanilang mga ninuno at yumaong kamag-anak. Ang Chinese New Year ay ang tradisyonal na pagdiriwang ng mga Chino sa pagpasok ng bagong taon batay sa sinusundan nilang Lunar Calendar. Gaya ng ating mga nakasanayan, isinasalubong ng iba ang bagong taon sa Enero 1. Pero para sa mga Chino, alam nyo ba'y ito ay kanilang ipinagdiriwang sa araw ng 28 buwan ng Enero or Chinese New Year. Ito ho ang masasabing pinakamahalagang okasyon ng mga Chino, lalo na ho ng bawat pamilya, at ginagawa nila ito sa loob ng 15 araw. We'll be right back.
Sa lahat ng panig ng mundo ay may komunidad ng mga Incheck at ipinagdiriwang ang Chinese New Year. Samantala, dito sa ating bansa, alam nyo ba na ang sentro ng pagdiriwang ay ang Chinatown sa Binondo, Maynila? Tulad ng nakaugalian at bahagi ng pagdiriwang, tampok ang makulay na parada at dragon dance na sinasaliwan ng dagundong ng mga tambol at kalansing na mga pumpyang. May mga paputok at fireworks. Pinaniniwalaan na ang tradisyon ng pagpapaputok ang tinularan ng mga Filipino tuwing bagong taon. Sa paniniwala naman ng mga Incheck, ang dragon dance at mga paputok ay nagtataboy ng masasamang espiritu at pagsalubong naman sa magandang kapalaran at kasaganahan sa bagong taon. Pero ano nga ba ang paniniwala ng mga Chino sa kasaysayan ng pagdiriwang ng Chinese New Year? Alam nyo ba, batay sa alamat, noong sinaunang panahon ay may isang malaking halimaw di umano na nagngangalang Yen or Nyan na nangangahulugang taon ang lumitaw sa gabi ng pagtatapos ng taon at sinalakay ang mga mamamayan. Isang matandang lalaki ang naglakas loob na harapin ang halimaw at kausapin ito. Sinabi ng matanda sa halimaw na sa halip na lusubin nito ang mga mamamayan ay ang mga naglalakihan at mapanganib na hayop na lamang ang kanyang salakayin at kainin. Ginawa nga ito ng halimaw at ito'y lumisan kasama ang matanda na nang lumaon ay naging isang walang kamatayang Diyos. At bago umalis ang matanda ay sinabihan niya ang mga mamamayan na sa tuwing magtatapos ang taon ay magsabit sila ng mga papel na kulay pula sa kanilang mga tahanan upang sakaling magbalik ang halimaw ay matakot ito sapagkat ito ang pinaka kinatatakutan nitong kulay. Kasabay nito, ang mga tao ay nagsimula na rin gumawa ng ingay gaya ng pagpapatugtog ng kanilang mga kagamitan at paggamit ng paputok upang tanglawan ang madilim na gabi sa takot na ang halimaw ay biglang magbalik. Dahil patunayan nilang mabisa ang ginawa nilang paraan ng pagpapahalis sa halimaw ay naging taunang ritual na sa kanila ang salubungin ang bagong taon ng maingay at maliwanag. At ayon sa alamat, inanyayahan ni Buddha ang lahat ng mga hayop na dumalo sa kanilang pagdiriwang ng bagong taon ng mga Chino. Sa lahat ng kanyang inanyayahan, 12 lamang ang nagpaunlak. Dahil dito, ipinangalan niya sa 12 hayop ang 12 taon at ipinahayag na ang sinumang isilang sa taon ng partikular na hayop ay magtataglay ng ugali ng naturang hayop. At dahil wala naman ito ang siyentipikong basihan, maaaring isipin natin ito ay mga kwento lamang. At sa mga paniniwalang ganito ay sari-saring pamahiin naman ang mga lumutang na naka-impluensya rin sa ating mga Pinoy. Ilan naman sa mga pinaniniwalaan ng mga Incheck ay ang pagbabawal ng pagliko, pagwawalis at pagtapo ng basura sa labas dahil sa umano'y makapagtataboy ito ng malas, maging ang paggamit ng gunting, kutsilyo at iba pang matatalas na bagay. Sa Pilipinas sangkay, tinatawag itong Chinese New Year kung saan dati pinagdiriwang lamang ng mga Filipino, Chino o Chinoy at nakasentro sa Binondo, isa sa mga pinakalumang Chinatown sa bansa. Ngunit habang tumatagal, dumarami na ang mga Filipino na nakikibahagi sa mga pagdiriwang na ito na tinatamasa ang pagkain ng tikoy hanggat sa kaya nila. Sa pangunguna naman ng mga Chinese at mga Filipino, Chinese o Chinoy na naninirahan sa bansa, ipinagdiriwang ito dahil sa mga katangi-tanging selebrasyon, pagkain at paniniwala na nakapaloob sa tradisyong ito. Isa nga sa paborito ng mga Filipino kahit ng mga hindi dumadalo sa mga pagdiriwang ng Chinese New Year ay ang mga pagkain na malimit ihanda sa panahong ito. Ang pinakakilala ay ang tikoy. Isa itong uri ng pagkain na gawa sa malagkit na kanin.
kamakailan lamang iba't ibang kakaibang uri o flavor na ang inilabas na akma sa panglasang Filipino at Chinese tulad ng pandan at ube. Sinisimbolo ng tikoy ang pananatiling magkakasama ng bawat membro ng pamilya. Dahil sa malagkit ang tikoy, sinasabing ang pagkakaroon nito sangkay tuwing Chinese New Year ay magpapalagkit di umano sa pagsasama ng mag-anak. Samantala, dahil sa dami ng mga Chinese na naninirahan sa ating bansa, alam nyo ba sangkay, ginawang opisyal na holiday ang Chinese New Year noong 2011. Kung babalikan ang kasaysayan, ang mga Filipino ay nakikipagpalitan na ng mga produkto sa mga Chinese bago pa dumating ang mga Kastila. Dahil sa dami ng mga Chino, inilagak sila ng mga Kastila sa Binondo, isang lugar sa Maynila. Napakasigla ng komersyo noon sa Binondo, kung saan napakarami ng mga negosyo ng mga Chinese at Filipino-Chinese or Chinoy. At syempre, ito ang sentro ng kasiyahan tuwing Chinese New Year. Tuwing Chinese New Year, pula ang itinuturing na pinakamaswerteng kulay at maraming tao ang nagbibihis ng pula sa araw na ito. Nagbibigay naman ang mga mas nakakatanda sa mga bata ng pera na nasa loob ng mga pulang sobre na tinatawag na ampaw. Hindi rin mawawala ang dragon dance, lion dance at ang magarang na mga paputok. Ang mga lion at dragon dance ay sinasabing nakapagbibigay di umano ng swerte at katatagan ng negosyo o ng pamilya. Itinuturing rin na ang mga mas mahabang dragon ay nangangahulugan ng mas maraming swerte. And speaking of Binondo, alam nyo ba sangkay na ang Binondo ang pinakamatandang Chinatown sa buong mundo? Itinatag ito noong 1594. Ang ibig sabihin naman ng Binondo ay binundok, na ang ibig sabihin ay mabundok at tumutukoy sa maburol na lugar ng Binondo. Samantala, anong pagbati ang sinasabi ng mga tao tuwing sasapit ang Chinese New Year? Sa hukin na salita ng mas maraming mga Chinese at mga Filipino-Chinese sa Pilipinas, ang kanilang pagbati ay ganito. Kong, Hei, Hachai. Pero karamihan sa mga Filipino, ang gumagamit ng Cantonese na pagbati ay ganito. Kong, Hei, Fatsoy.